paglilinis po sa marikina, hindi lang po yung bagay na nakita nyo, ano ang bagay. Kahit po mga nakita mga tarpul na marumi na, inaalis ko po. Saka yung standard po ng paglilinis, hindi lang po basta malinisan mo, talagang pulido para makita ng tao, napakalinis ng marikina. Ako po si Jelson Reilly. Dito po ako talaga na napadpad sa marikina. At least nakita kong magandang kuha nila. Kaya dito po ako nagtatrabaho sa Simo. Sa akin, nung nagsimula ako magtrabaho, sabi ko, mahirap pala dito. Nanakit ka ang buong katawan ko. Sabi ko, hindi pwede sumuko ako. Kailangan ipakita ko sa sarili ko na tatagan ko to. Kahit umulan man yan, uminit, tuloy pa rin ang trabaho ko. Hindi ako sumusuko. Meron akong nakarasan na yung paglilinis ko. Hindi ko akala na nasa likod ko, nabangga ako noon. Nung nabangga po ako noon, parang nawala ng ulirat noon. May kumukuha sa akin na daling daw sa hospital. Nung may makita akong mga nakaputi, sabi ko, nasa langit na yata ako. Yun ang katakot-takot na na-experience ko sa buhay. Ang inisip ko noon, para sa pamilya ko, yung trabaho ang ginawa ko, na huwag akong kunin nila. Kaya nabigyan nila ako na niyan ng tagal ni Solwells. Yun, naging magandang trabaho ko. Tuloy-tuloy, hanggang wala na akong nakikon niya na higitang aksidente. Talagang parang iniiwasan na nila ako. Ang sa akin noon, para magpatuloy ako, ang pamilya ko, iniisip ko, ang ko talagang hindi ako bibitaw. Talagang ginusto ko rito magtrabaho. Sa akin po, habang malakas pa ako, gusto ko pang magtrabaho sa SEMA. Habang gusto pa nila ako, magtatrabaho ko talang tapat sa kanila. Hanggang sa mag-retire na ako, yun ang kwento. Noon po, nung isinali nila ako, sabi sa akin, really, sali ka sa, ano, sa civil service akong kwento. Sabi ko, sir, wala akong pinag-aralan. Ba't ako sasali dyan? Kayo na lang. Ang mga kalabang ko matataas. Paano naman ako? Ako, nang suot ko ganito lang. Sila, puro mo nakabarong. Sabi ko, bahala ng Diyos sa akin. Nabago po ang buhay ko noon. Kasi akala ko noon, ganun lang ako naglataga, naglilinis lang. Yung pala, may pagbabago rin akong nakausap ko yung mga taong matataas. Halos nakipagsalubilo ako sa kanila. Para pong hinikayat nila akong pare-pares lang tayo. Mataas lang ang posisyon niyo, pero ako nasa baba lang. Pero abot ko rin kayo. Sa akin po, para sa mga kasamahan kong likod bayan o sa mga kapwa ko kawani, patuloy lang po silang magsikap. At yung sikap nilang yon, mararating nilang hindi nila nakikita pa, mararamdaman na lang nila na narito pala magandang kinabukasan ko. Basta patuloy lang po ang trabaho nila at saka mahalin nila ang trabaho. Yun ang pinakadabis po doon. Sa mga kapwa ko kawani o katrabaho ko rito, meron pang kayong talented, inanyayan ko rin kayo o inimbitahan na sumali kayo. Para sa karagdagan impormasyon, bisitahin lamang po ang CEC website sa www.cac.gov.ph. Ako po si Jelson Reilly, laborito ng City Environmental Management Office ng Marikina at ito ang aking kwentong lingkod bayani. We'll be right back.